It's now time to reflect on this week's Sunday Gospel. Magandang araw, mga kapatid. Tayo po ay muli na namang papasok sa bagong taon sa panahon ng liturhiya ng ating pananampalataya, ng ating simbahang Katolika. Kaya, bago natin pag-ukulan muna ng labis na pag-aabala ang mga awiting Pamasko, ang mga diwang Pamasko, gayon din ang kapaligirang Pamasko, kailangan pumasok muna tayo doon sa kapanahunan at kapaligiran ng panahon ng Adbyento. Panahon na tayo ay nag-aabang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Dalawang paraan ng pagdating. Ang una ay ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo na ipinahayag natin sa misteryo ng ating pananampalataya. Sinasabi natin, si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. At ito yung hinihintay natin ngayong panahon ng Adbyento. Pagkatapos ay ang ikalawang kalahati ng Adbyento ay ang panahon na tayo ay nag-aabang doon naman sa pagdiriwang ng Pasko, yung unang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kung atin pong matatanaw, babalikan yung mga pagninilay natin ng mga nakaraang mga taon, bawat taon po ay may nakalaan na tema ng pagninilay ng taon bilang paghahandaan naman ng ating bansa para sa 500 taon ng kanyang pagka-Kristiyano. Kaya iiwan natin ang taon ng mga kabataan na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng lalim ng kaalaman tungkol sa pananampalataya at sa simbahan. Sa taong ito, ang atin namang bibigyan ng pagninilay at pag-aaral ay yung taon ng interreligious dialogue and indigenous people. Ito yung taon na titingnan natin ang ating mga kaugnayan, hindi lamang sa ating kapwa mga Kristiyano, kundi titingnan din natin higit sa lahat ang ating kaugnayan sa ating kapwa-tao, iba man ang kanilang lahi, iba man ang kanilang pananampalataya. Gayun din, higit sa lahat, huwag natin kalilimutang bigyan ng pansin ang mga indigenous people, gaya ng mga Aitas, Dumagats, at ilan-ilan pang mga katulad nito. Kung ating pong bibigyan ng unang pansin, ang unang linggo ng panahon ng Adbyento, makita natin na ang kultura natin, the modern culture, no, is future-oriented culture. Lagi tayong nagpaplano. Sa katunayan, mabiling-mabili ang mga life plan, kung ano-ano pang mga plano, okay. Education plan, mabiling-mabili yon. It is good to plan. Kung ikaw ay babiyahe, lalo na kung dadaan ka ng EDSA, ay napakainam na ikaw ay may plano. Dahil kung dadaan ka lang basa sa exam, naku, magiging masalimot ang iyong buhay. No? Life becomes complicated when you do not have plan. No? However, we need to be careful that in looking to the future, baka naman makalimutan natin yung ating kasalukuyang panahon. So many of us are no longer living in the present, no? Because we are too much occupied by the future. So it is dapat nating paalaala sa ating sarili that it is in the present that God is touching our lives. Hindi tayo kinakausap ng Diyos bukas, kundi ngayon mismo. Hindi nagiging present ang Diyos sa ating buhay bukas, kundi ngayon mismo. Kaya nais kong simulan ang pagninilay na ito na ang unang utos ng panahon ng Adbyento ay panahon na tayo ay dapat na maging gising, be prepared. That is the first imperative of Advent. The best way to prepare the future is how we live in the present. Hindi
mainam na nagmamadali tayo na makarating sa kinabukasan. Advent is telling us, hinto tayo. Tingnan natin kung saan tayo nakatayo ngayon. Pakiramdaman natin yung ating kapaligiran. Buksan natin ating kamalayan sa mga nangyayari. At kapag nakita natin lahat ito, sinasabi sa atin ng Ebanghelyo, be prepared. Because the best way to prepare is to live in the present. Sana po natulungan kayo ng paninilay na ito at gawin natin itong bahagi ng ating isang linggong pamumuhay na ipinapaalala sa atin tayo ay patuloy na mabuhay sa kasalukuyan na inihahanda ang pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Huwag niyo rin kalilimutan to like our page. At kung natutuwa kayo ay recommend this also to your friends and to others. Magandang araw po sa inyong lahat.